Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon na nilang paglalakbay sa paligid ng araw, at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological, na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao, batay sa mga posisyon ng mga planeta. Dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, ang iyong mga ideya ay susuportahan kong taktika at hindi masyadong mapilit na ilagay ang mga ito para sa talakayan. Patatagin kung ano ang nakamit sa ngayon at pagtugmain ang iyong mga relasyon sa iba. Bagamat maaari mong makita ang iyong sarili na ganap na nasa dagat sa agos ng damdamin, sa lalong madaling panahon gusto mong makinig at magmalasakit. Maaaring may isang tao na subukan at hikayatin kang sumama sa ilang napakakaakit-akit na mga plano, at maaari kang labis na matuksong sumunod. Ang mga pagbabagong maaaring makinabang sa iyo sa lalong madaling panahon ay magbubunyag ng mga bagong pagkakataon para sa pagkilala. Magsisimula ang isang napakahusay na trend para sa iyo sa lalong madaling panahon, kung saan mayroon kang kakayahang kumita ng malaking halaga ng pera. Ang pagsusuri sa pag-uugali ng iba at ng iyong sarili ay magpoprotekta sa iyo mula sa mga pagkakamali. Ito ang perpektong oras para magayos ng awtang. Huwag subukang sumikat ng may kaalaman sa harap ng mga taong mas may kaalaman kaysa sa iyo. Ang profesional na tagumpay ay malapit na. Tandaan na upang maging matagumpay sa mundo ng negosyo, kailangan mong gamulong sa mga suntok, kaya panatilihin ang iyong baba. Ikaw ay puno ng bagong lakas at magagawa mong ipataw sa iba na sumunod sa iyong mga kahilingan. Huwag magpakita ng pagkabalisa. Ito ay isang magandang oras para sa anumang uri ng paglalakbay. Ang iyong buhay ay maaaring umunlad ng iba sa iyong mga ideya at plano para sa panahong iyon. Ang iyong insight ay patuloy na magugulat sa mga tao sa iyong kapaligiran, kahit na napatunayang ikaw ay isang mahusay na analyst. Ang mga usapin sa pera ay mataas sa agenda, kaya maglaan ng oras upang matugunan ng mabuti ang mga isyong ito. Ang panahong ito ay mauugnay sa masamang balita na dapat mong tanggapin ng may katahimikan. Huwag palampasin ang pagkakaroon ng pakinabang para sa iyong sarili. Kung ikaw ang madamdamin na uri, mas mabuting maging maingat na huwag gumawa ng walang ingat na mga desisyon. Panatilihing kontrolado ang pagnanasa ng pagnanasa at subukang huwag ipilit ang iyong kalooban sa iba. Kontrolin ang iyong emosyon. Huwag makipag-usap sa mga estranghero, hindi mo makakamit ang inaasahang tagumpay sa kanilang tulong, lalo na kung ang pag-uusap ay nauugnay sa isang pakikipagsosyo. Matutokso kang magsimula ng maaga ng mga bagong aktibidad, na maaaring hindi mabunga gaya ng inaasahan mo, kaya maging matyaga sa ngayon. Sa gitna ng siklong ito, kailangan mong maging maingat sa paggawa ng mahahalagang desisyon at walang pag-iisip na pagbabago. Mag-isip tungkol sa mga bagong ideya na inaalok sa iyo upang iligtas ang iyong sarili mula sa pagbagsak at pagkalugi. Kung kailangan mong maglakbay, mag-ingat lalo na. Huwag magmadali at isipin muli ang iyong mga intensyon at plano. Isaalang-alang ang iyong mga salita. Kilala kang mabait. Gayunpaman, ang pagiging sinasamantala ay maaaring mangyari bilang isang resulta. Mahalagang magtiwala ka sa iyong instincts para maiwasang mangyari ito. Kung ang naririnig mo ay hindi tumutugma sa iyong nararamdaman, magtiwala sa iyong nararamdaman. Kung sa tingin mo ay ginagamit ka, subukang lampasan ito. Ito ay isang tunay na kahihiyan kung ang sama ng loob ay permanenteng pigilin ang iyong pagiging mapagbigay. Lucky number, 8 and 26. Lucky color, orange. Taurus, ang iyong kalikasan ay matindi, Taurus. Malamang na nararamdaman mo ang mga bagay-bagay at gumugugol ng maraming oras na nawala sa pag-iisip.
Gayunpaman, ang sobrang intensity ay maaaring makapinsala sa iyong kalusugan at kagalingan. Maaaring oras na para lumabas at magsaya. Tumayo mula sa upuan at maglakad-lakad. Kilalanin ang isang tao para sa tanghalian o gumawa ng kaunting pamimili o yoga. Maghanap ng isang bagay na aktibong gagawin upang masira ang monotony ng iyong gawain. Panahon na upang makita ang iyong sarili mula sa malayo sa pamamagitan ng mga mata ng ibang tao, at mapagtanto na ang iyong pag-uugali ay nakakainis at kailangan mong humingi ng tawad. Haharapin mo lamang ang iyong pinakamalaking problema kung hindi ka pabigla-bigla. Sa buong panahong ito ikaw ay balanse at nagdadala ng pakiramdam ng katatagan at pagkakaisa sa iyong buhay. Mas mainam na huwag kang magbigay ng payo ngayon upang maiwasan mo ang hindi pagkakaunawaan at pagkabigo. Ito ang panahon kung saan kailangan mong isaalang-alang ang mas praktikal at materialistikong mga aspeto ng iyong pang-araw-araw na pag-iral na makakatulong na magkaroon ng pakiramdam ng pananaw, na maaring kung ano ang kailangan mo. Magiging matagumpay ang mga biyahe. Gamitin ang mga ito upang maiwasan ang mga problema. Asahan ang mga material na tagumpay. Ito ay isang magandang oras upang isaalang-alang ang mga plano para sa hinaharap, at mga paraan kung saan maaari mong simulan ang paglalagay ng mga ito sa paggalaw. Malapit nang mangyari ang mga pangmatagalang pagbabago. Huwag ipagkait ang tulong sa mga mahal sa buhay o kaibigan. Maghanda ng mabuti kung mayroon kang mga pagpupulong sa negosyo. Huwag hayaang madaig ka ng takot sa kabiguan sa panahong ito. Maging mahinahon o kailangan mong harapin ang mga problema sa pag-troubleshoot na maaaring nakakaubos ng oras. Ang enerhiya ng cycle na ito ay maaaring lumikha ng uri ng mood kung saan na-hypnotize ka. Gawin ng walang pag-aalinlangan ang mga pagbabagong isinasaalang-alang sa mga nakaraang araw. Ang kasalukuyang aspeto ay nagpapahiwatig na kailangan mong umupo, gumugol ng ilang oras sa paggawa ng mga plano at pag-abot sa ilang mga desisyon. Ang mismong panahong ito ay hindi angkop para sa paggastos. Masisiyahan ka sa psychologically na pagsusuri sa isang tao sa iyong paligid, para lang malaman mo kung aling mga string ang hahatakin kung kailangan mo ng pabor. Sukatin ng mabuti ang iyong mga salita at kilos. Kung mayroon kang pagkakataon para sa isang relasyon, ito ay magiging mapanganib at hangal na gawin ito. Ikaw ay nakakumbinsi sa iyong mga salita at pinamamahalaang ipataw ang iyong opinyon sa iba. May posibilidad kang umatake ng walang wastong dahilan. Malamang na mawalan ka ng pasensya sa lalong madaling panahon sa mga hindi kasama nito. Tiyak na hindi ka makakagawa ng anumang mga pangako ng walang maraming maingat na pagsasaalang-alang at pagsusuri. Kung may oras ka sa paglalakbay, samantalahin ang pagkakataon. Ano man ang pagpapasya mong gawin, maaari mong makita na ang iyong mga plano ay nagbabago at nagbabago, lalo na kung nagpasya kang gumawa ng isang bagay na hindi karaniwan. Gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay na magiging isang pambuelo para maabot ang mga bagong tugatog. Maging flexible upang harapin ang bawat umuusbong na sitwasyon. Huwag kang umatras sa iyong posisyon. Ikaw ay nasa isang favorableng sitwasyon kung saan marami kang magagawa. Ang pressure ay maaaring magmula sa isang taong medyo mayabang na ugali. Huwag hayaang mabigla ka nito. Lucky number, 10 and 29. Lucky color, off-white. Gemini, pagsamahin ng pagkamalikhain sa mga computer. Ang isang masining, mapanlikhang diskarte ay susi. Ngunit kung magagawa mo lamang itong isama sa mga pagsulong ng teknolohiya sa panahon, ikaw ay nasa perpektong posisyon upang pagsamahin ang parehong mga aspeto sa isa. Sinasabi ng mga bituin na sa lalong madaling panahon ay hindi mo na mate at tago ang iyong nararamdaman at payuhan kang makipag-usap sa taong responsable sa kung ano ang nangyayari sa loob mo ngunit may dahilan, kung posible. Humanap ng oras at pasensya at isaalang-alang ang pagpapayaman sa iyong sarili ng bagong kaalaman tungkol sa iyong espiritual at intelektual na paglago. Maghanda para sa isang panahon na puno ng hindi kasiyasang emosyon. Protektahan ang iyong sarili mula sa hindi gustong mga pagpupulong at pakikipag-usap sa mga hindi kilalang kakilala. Huwag magtaka kung inaalok ka ng isang paglalakbay sa isang lugar na kakaiba. Isaalang-alang ang paggawa ng isang bagay na biglaan.
ang pagbabago ng iyong mga plano ay maaaring humantong sa iyo na ikarga ang iyong sarili ng mga obligasyon na hindi mo inaasahan. Nakapikit ka sa mga pagsisikap na hindi mo paganap na nasuri, kaya muling isaalang-alang ang mga detalye. Huwag manlay o punahin ng walang dahilan. Ang celestial influences ay nagpapahiwatig na hindi mo maitatago ang iyong mga emosyon sa likod ng matamis at masayang harapan. Ang iyong tagumpay ay maaaring maging dahilan ng pagpapalitan ng mga insulto na dulot ng inggit ng isang malapit na tao. Binabalaan ka ng mga bituin na mas mahusay na maging mapagpasensya upang mailigtas ang iyong sarili mula sa mga kabiguan. Sa lalong madaling panahon, ang isang araw ay markahan ang simula ng isang 4 na linggong cycle kung saan ikaw ay aani ng mga gantimpala o napagtatanto ang iyong mga pagkabigo. Kalkulahin ang iyong aktwal na mga kita upang maayos mong maipamahagi ang iyong budget. Kakailanganin mong gumawa ng mahahalagang desisyon tungkol sa iyong mga plano sa hinaharap. Hindi ngayon ang oras para isipin ang mga pagbabago sa iyong buhay. Kung inaalok ka ng isang paglalakbay na kailangan mong matanto sa lalong madaling panahon, huwag tanggihan ito. Ang pagsusuri sa pag-uugali ng mga taong sumasalungat sa iyo at sa iyong sarili ay magdudulot lamang ng mga benepisyo sa iyo. Maging pigil at cool kapag ang iyong mga interes ay kasangkot. Para sa lahat ng nagtatrabaho sa larangan ng pagbabangko at pananalapi, kinakailangan ng oras na huwag pumirma sa mga dokumentong pinansyal na may kaugnayan sa mga pamumuhunan. Ang iyong pag-asenso ay isang dahilan ng inggit sa iba kung labis mo itong pinagyayabang. Ang iyong pangkalahatang kalooban ay magiging kapayapaan at kalmado, ngunit maaaring sinusubukan ng ibang tao ang iyong pasensya. Ang kasalukuyang aspeto ng planeta ay nagpapahiwatig na ikaw ay nag-iisip ng mabuti tungkol sa iyong mga damdamin. Ang iyong kapalaran sa pananalapi ay nagbabago at nagbabago para sa mas mahusay. Makakakuha ka ng pinakahihintay na impormasyon. Ang wastong pagsusuri ay tutulong sa iyo na gumawa ng mga tamang conclusion at gawin ang kinakailangang aksyon. Hindi ka nais-nais na maglakbay at, kung kinakailangan, maging maingat. Mayroon kang mga kaibigan na hindi sumasang-ayon sa iyong mapanganib na mga intensyon. Sinusuportahan ka ng mga planeta sa lahat ng iyong pagsusumikap. Ang isang pakiramdam ng paglawak at biglaang insight ay maaaring magbigay sa iyo ng ideya na hindi talaga kayang itago ngayon. Dahil may aktibidad sa iyong bahay ng mga seryosong relasyon at kasal, ang pinakamahusay na mga ideya sa paggawa ng pera ay maaaring magmula sa mga lugar na ito. Mag-brainstorm tungkol sa mga isyu sa kasal at pamilya at maaari kang magkaroon ng ideya para sa isang libro, programa sa pagtuturo, o iba pang kapaki-pakinabang na produkto. Ang pagbebenta nito ay hindi magiging mahirap. Lucky number, 8 and 1 lucky color, white. Cancer, mayroon kang malusog na dosis ng suporta mula sa universo habang sinusubukan mong kumita ng mas maraming pera at magtatag ng higit pang istruktura sa iyong buhay. Ang mga aspeto na nakakaapekto sa iyong pera at mga halaga ay ginagawa itong isang magandang panahon upang hindi lamang kumita ng mas maraming pera sa pamamagitan ng mas maraming pagkakataon ngunit magsaliksik din kung paano ito ay invest sa hinaharap. Gawin ang iyong nararapat na pagsusumikap at magsimula ng maingat, pagkatapos ay lumabas kapag mas komportable ka. Sa lalong madaling panahon, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na magsagawa ng mabungang mga pagpupulong sa mga kasamahan. Iwasan ang pagkabalisa upang maiwasan ang paggawa ng mga pagkakamali na maaaring maantala ang iyong mga intensyon sa oras. Ang gawaing iyong ginagawa ay hindi magiging matagumpay. Kung mayroon kang anumang malalaking plano para sa isang sosyal na pamamasyal o paglalakbay, maaaring kailanganin mong bawasan ang mga ito ng malaki. Maaaring hikayatin ka ng planetary energy na isaalang-alang at suriin ang iyong pag-uugali. Ang mga impluensyang celestial ay lumikha ng potensyal para sa isang kapansin-pansing pagbabago ng mga kaganapan, ngunit ito ay isang magandang pagkakataon upang talagang gumawa ng ilang makapangyarihang mga pagbabago. Minsan ang iyong walang kabuluhang paggastos ay maaaring medyo hindi makontrol. Ang celestial lineup ng cycle na ito ay nagdadala ng kagustuhang talikuran ang lahat ng mga timetable at mahigpit na plano para sa isang panahon ng kapistahan at kasiyahan.
Huwag hayaang mapilitan at huwag sumalungat sa iyong mga prinsipyo. Hindi ka dapat maiinip, dahil lamang sa maliliit na hadlang. Ang tindi ng iyong mga damdamin ay maaaring magpakilala sa kanilang sarili, at maaari mong mahanap na imposibleng pigilan ang iyong sarili na madala sa isang siklab ng galit. Ang mga pagkabigo ay dapat asahan. Maaari mong asahan ang mga bago, kawili-wiling mga kakilala. Kakailanganin kang maglakbay. Asahan ang magagandang balita tungkol sa iyong personal na buhay. Mag-ingat sa mga hindi kinakailangang bagong kakilala, na humahantong sa pamumuhunan at pagkawala ng pera. Maaaring nahihirapan kang isaalang-alang kung paano magiging mas mabuti ang mga bagay kung handa kang gumawa ng ilang mga pagsasaayos at suriin ang kasalukuyang sitwasyon. Ang panahon ay puno ng mga plano at bagong pag-asa. Maging responsable, lalo na ngayon. Kung ikaw ay nag-iisa sa sandaling ito, maging handa upang makakuha ng maraming mga palatandaan ng atensyon mula sa kabaligtaran na kasarian, ngunit siguraduhing maingat na salain ang iyong mga manliligaw. Ang enerhiya mula sa mga planeta ay nagdudulot ng napakagandang pakiramdam. Maging matyaga at huwag humadlang sa landas na iyong tinatahak. Manatiling kalmado at huwag agad ibahagi ang iyong kagalakan sa iyong mga kapitbahay dahil sila ay naiinggit. Huwag masyadong suriin ang bawat maliit na detalye na tumatawid sa iyong landas. Ang mga hamon ay darating sa iyo na makakatulong sa iyong makahanap ng isang bagong diskarte upang malutas ang iyong mga personal na problema. Ang paglalakbay sa ibang bansa ay hindi kanais-nais. Ngayon na ang oras para buuin ang iyong mga plano sa hinaharap. Maging moderate sa iyong mga salita sa mga taong mahal mo. Magkakaroon ka ng salungatan sa isang taong napakaugat sa kanyang mga paraan. Tandaan na hindi lahat ay kasing simple at makatwiran gaya ng maaaring imungkahi ng taong ito. May mga hindi inaasahang kadahilanan na kailangan ninyong isaalang-alang, lucky number, 17 and 28 lucky color, beige. Leo, malamang nabigo ka sa mga kaganapan tungkol sa trabaho. Wala kang ginagawa na tila nagre-resolve sa sitwasyon, na lalong ikinainis mo sa mga tao at pangyayari sa paligid mo. Magpahinga at huwag mag-alala, bubuti ang sitwasyon. Matugunan ang mga hinihingi ng iyong mga malapit at maging mahinahon kung hindi mo gusto ang isang bagay. Ang pangako ng kaunlaran ay nakasalalay sa iyong pagiging bukas sa harap ng mga taong nakapaligid sa iyo. Maaari kang lumikha ng mga problema dahil sa iyong hindi pagnanais na magpakita ng pagpipigil at ipahayag ang iyong damdamin sa mga naiinggit na tao. Ikaw at ang iyong partner ay maaaring abala sa pagpapasya kung ano ang gagastusin ng iyong pera ngayon. Nasa mood ka para sa ilang seryosong talakayan tungkol sa mga plano at obligasyon sa hinaharap. Huwag kumuha ng business trip. Palawakin ng kaunti ang iyong mga iniisip at simulang pag-aralan ang posibilidad ng isang bagong direksyon. Ikaw ay ganap na nasa kamay ng iyong pagsusumikap para sa isang bagong simula sa gitna ng siklong ito. Nakakasakit sa iyo ang pagkainip na pag-uugali. Huwag tanggihan ang kapaki-pakinabang na pakikipagtulungan sa mga mahirap na oras. Ang pag-unlad ay makakasama ng lahat na nasa pangangalakal. Alam mo kung ano ang nararamdaman mo. Ngunit ayaw mong isipin ito. Ito ay palaging mas mahusay kung maaari kang maghintay ng hindi bababa sa isa pang araw bago gumawa ng anumang panghuling desisyon. Ang mga paghihirap ay pansamantala at pangunahing nauugnay sa iyong katayuan sa pananalapi. Pakiramdam mo ay tensyonado ka ngayon dahil sa iyong kawalan ng kakayahan na pangasiwaan ang dami ng impormasyong kailangan mo upang maisakatuparan ang iyong mga ideya at plano. Kung maaari, gawin ang pinangarap tungkol sa paglalakbay at subukang paghaluin kung ano ang kapaki-pakinabang sa kaaya-aya. Subukang huwag suriin ang lahat ng sinasabi ng ilan, at kung bakit maaaring sinasabi nila ito. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay maaaring masilaw sa iyo ng mga inaasahan na higit sa karaniwan mong itinuturing na makatwiran. Ang panahong ito ay kanais-nais para sa pagsasakatuparan ng iyong mga kagustuhan. Maging flexible sa iyong relasyon para hindi mo tapusin ang iyong pagsisisihan sa bandang huli. Ang paglitaw ng nababahala na hindi nalutas na mga problema sa pamilya ay isang posibilidad ngayon, kaya kumilos bago maging huli ang lahat.
ang iyong sensitivity ay lumalaki. Maging mapagpasensya sa iba na maaaring hindi makahuli ng kasing bilis ng iyong ginagawa. Ang mga planeta ay nangangako sa iyo ng mahusay na tiwala sa sarili at espiritual na pagkakaisa kung naaalala mo na ang pagtatasa sa sarili ay nakikinabang sa iyo. Posible na sa panahong ito ay natutokso kang maglakbay. Malapit ka ng magpasya na gumawa ng mas malalim na pangako sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagbuo ng mga plano para sa mas siguradong hinaharap. Inaasahan mo ang mga paboribleng pagbabago o balita na nauugnay sa iyong personal na buhay. Iwasan ang kawalang-muwang. Mayroon kang go-ahead na baguhin ang iyong hitsura at pagkilos. Na, sa turn, ay makakatulong sa iyo na umakyat sa hagdan at gumawa ng mas maraming pera. Kung gusto mong baguhin ang iyong wardrobe, hitsura, o paraan, ito ay sinusuportahan at hinihikayat pa nga ngayon. Tularan ng isang pinagkakatiwalaang mentor o gumawa ng sarili mong landas. Ang universo ay nagdudulot ng kagandahan, atraksyon, at isang uri ng malusog na paninindigan ng iyong mga pangangailangan. Sama-sama nilang pinapataas ang iyong kapangyarihan sa trabaho, lucky number, 7 and 38 lucky color, cyan. Virgo, ang panahong ito ay tungkol sa mga aspetong nakakaapekto sa mga nakaraang buhay, karma, at mga institusyon. Baka bigla kang madamay ng pagnanais na magpalit ng trabaho, magsimula ng isang kawang gawa, o bumuo ng isang bagong negosyo. Magsagawa ng ilang pananaliksik kapag maaari mo at pagkatapos ay lumikha ng isang plano sa negosyo na mukhang hindi bababa sa 5 taon sa hinaharap. Posible itong gawin. Mas mabuting manahimik kung ano man ang sabihin ng iba sa iyo, kahit na wala silang karapatang insultuhan ka. Huwag hayaang sirain ng emosyon ang iyong mga nagawa sa ngayon. Nasa iyo ang lahat ng kailangan mo para gawin itong napakatagumpay na panahon saan ka man naroroon. Pipilitin ka ng mga huling pangyayari na panindagan ang iyong mga prinsipyo, ngunit maaaring hindi ka magtagumpay sa mismong sandali, kaya manatiling kalmado. Kung maaari, gawin ang pinangarap tungkol sa paglalakbay at subukang paghaluin kung ano ang kapaki-pakinabang sa kaaya-aya. Asahan ang material na tagumpay. Ang cycle na ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong malalimang pag-aralan ang pag-uugali ng mga tao sa paligid na magdadala ng malaking benepisyo. Sa darating na panahon maaari kang makaharap ng mga kaaway na nagtakda ng layunin na sirain ang iyong mga plano. Ngayon na ang oras para gumawa ng mga pagbabago na magdadala sa iyo ng magandang kalamangan at katahimikan sa mga darating na buwan. Ang kaguluhan at kawalan ng kakayahan ay dalawang sitwasyon na kailangan mong subukan at iwasan. Ang isang salungatan sa iyong mga nakatataas ay maaaring lumitaw sanhi ng iyong hindi pagkakasundo tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa opisina. Kung pinag-iisipan mo kung paano sasabihin sa isang tao ang iyong nararamdaman, maaari kang makakuha ng maraming tulong mula sa enerhiya na nagmumula sa mga planeta. Ang kailangan mo ngayon higit kailanman ay kalmado at pasensya. Ang tanging paraan na magiging matagumpay ka ay kung ipapakita mo na matutugunan mo ang mga inaasahan ng ibang tao. Suriin ang iyong mga aksyon at maging mapanuri sa sarili mong mga proseso, layunin, at adhikain. Bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong magbago kapag at kung kinakailangan. Maaaring lumala ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Huwag ibahagi ang iyong mga plano dahil madidismaya ka na ang mga ito ay dumating sa pandinig ng iyong mga kakompetensya. Maglakbay lamang kung sigurado kang matutupad mo ang iyong mga hangarin. Pasensya ka na. Subukang baguhin ang iyong hitsura, baguhin ang iyong estilo ng buhok o kung paano ka manamit ang mga pagbabagong ito ay magdadala ng mga bagong nuances sa iyong minamahal. Dahil madalas kang magsalita ng napakabilis, maaaring kailanganin mong bumagal ng kaunti, kung hindi, hindi ka maiintindihan ng mga nasa paligid mo. Ang iyong mga kamag-anak ay masigasig na sasalubungin ang iyong paghahangad ng pagkakaisa ng pamilya at sa lalong madaling panahon ang matalik na pag-uusap sa gabi, mga paglalakbay sa pamilya at iba pang mga kagalakan sa tahanan ay magiging isang bagong kaugalian para sa iyong buong pamilya. Ang kasalukuyang planetary energy ay may posibilidad na magsulong ng mga damdamin gayunpaman, ng hinala.
kung nararamdaman mo na may ilang uri ng hadlang sa iyong pagpapahayag ng iyong tunay na nararamdaman, maaaring kailanganin mong imbestigahan pa ito ng kaunti gamit ang pagsusuri sa sarili. Huwag magplano ng mga biyahe. Gumawa ng agarang pagkukumpuni at pagbabago sa bahay upang walang anumang malalang problema sa malapit na hinaharap. Makisali sa talakayan ng mga gawain sa hinaharap na matagal mo nang pinlano, ngunit hindi pa nasisimulan. Kapag papasok sa trabaho o pamimili, kumuha ng ibang ruta, o mamili sa ibang lugar, hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari. Magkaroon ng tiwala sa iyong sarili at yakapin ang lahat ng mga hamon nang hindi nang huhusga sa iba. Ang tagumpay ay sa iyo, lucky number, 8 and 16 lucky color, yellow. Libra, ang isang taong nakatrabaho mo ay maaaring nagsasabi sa iyo na kailangan mong gawin ang mga bagay sa isang tiyak na paraan, ngunit ngayon ay matutuwa ka na nakinig ka sa iyong sarili at hindi sa payo ng ibang tao. Ngayon ay magiging malinaw na ang iyong paraan ay ang tamang paraan. Sa kabila ng problema ay makakahanap ka ng paraan sa isang mahirap na sitwasyon at maiiwasan mo ang mga pagkalugi at madaragdagan ng iyong awtoridad. Hinihikayat ka ng planetary alignment na makaramdam ng passion sa halos lahat ng bagay. Maghanap para sa mga tamang desisyon ng may kapanatagan sa mahirap na panahong ito. Mag-ingat sa labis na pagsali sa mga emosyon ng mga tao sa paligid mo dahil sa paraang iyon ay sinasaktan mo ang iyong sarili. Gumawa ng isang mahalagang pamumuhunan ngayon mamuhunan sa iyong sarili. Magtatagumpay ka sa iyong mga nakaplanong paglalakbay. Suriin ang iyong mga nagawa hindi lamang sa sandaling ito kundi pati na rin sa buong panahon at alisin ang iyong sariling mga pagkakamali upang maiwasan ang mga parusa. Huwag hayaang makagambala ang damdamin sa iyong dahilan upang makita ang mga tunay na katangian ng mga taong nasa proseso ng iyong mga plano. Ang planetary alignment ay nagbibigay sa iyo ng maraming saklaw para sa pagbabago at pagbabago. Subukang huwag makipag-away sa mga mahal mo. Ang mga problema ay papunta sa iyong lugar ng trabaho, kaya kailangan mong harapin ang iyong mga hindi kasiyahang obligasyon at gumawa ng mabilis na mga desisyon. Nararamdaman mo ang pagkakaisa sa iyong sarili sa emosyonal. Maghanap ng isang paraan upang isama ang iyong artistikong kalikasan sa iyong trabaho at ikaw ay magiging matagumpay. Ito ay nagkakahalaga ng pagpupursage. Dahil sa kalaunan ay makukuha ng mga tao ang mensahe at masindak sa iyong katapangan. Inaasahan mo ang mga kita sa pananalapi. Ang kasalukuyang enerhiya ng astral ay maaaring makagambala sa ilan sa iyong pinakamahusay na inilatag na mga plano, ngunit maaaring may napakagandang dahilan para dito. Ang iyong sitwasyon ay talagang hindi masama, ito ay ang iyong takot na harapin ito kaya magpatuloy ng may kumpiyansa, at lahat ay malulutas mismo sa huli. Pinapayuhan ka ng mga bituin laban sa paglalakbay. Ang pagsusuri sa pag-uugali ng iba at ng iyong sarili ay magpoprotekta sa iyo mula sa mga pagkakamali. Ang lahat ng mga paghihirap ay madaling malampasan kung hindi ka mag-alala ng sobra. Ang planetary lineup ay nagdudulot ng emosyonal na kahirapan sa isang ulo sa loob ng isang malapit na personal na relasyon ngunit hindi ito nangangahulugan na ang lahat ay kailangang tapusin, nangangahulugan ito na kailangan mong umupo ng magkasama at mag-usap. Ikaw ay tensyonado at kinakabahan. Mag-ingat, sa panahong ito ay malamang napayagan mo ang mga tao sa iyong buhay na hindi karapat-dapat dito. Dahil sa pagkakahanay ng planeta, gusto mong madaliin ang mga bagay, ngunit kailangan mong magpakita ng pasensya. Huwag maghangad ng tagumpay sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang pagbabago. Maaaring kailanganin ng iyong mga plano ang muling pagsasaayos. Kung maaari mong labanan ang kasalukuyang mga tukso na maging masyadong mapuwersa, maging mas maalalahanin at analytical. Mas mainam na huminto sa mga hindi sinasaalang-alang na paglalakbay dahil maaaring makaligtaan mo ang mahahalagang pagpupulong na may potensyal para sa tagumpay sa hinaharap. Makinig sa mga payo na nakikinabang sa iyo. Ang panahong ito ay tungkol sa pagbabagong anyo, isang bagay na lalo kang maaangkop na gawin, gamit ang pagpoposisyon ng mga planeta bilang isang safety net upang gawin ang mga emosyonal na pagbabago na kailangan mo sa iyong buhay. Subukang ihiwalay ang ipa mula sa trigo, wika nga,
at tumutok sa mga relasyon na nagbibigay sa iyo ng kabuhayan. Gayun din, piliin na kainin ang nagbibigay sa iyo ng lakas kaysa kung ano ang nag-aalis ng iyong lakas. Ang pagkakaroon ng sapat na pahinga ay kinakailangan kapag ikaw ay nabubuhay ng lubusan, lucky number, 10 and 2 lucky color, peach. Scorpio, muli, maaari kang kumuha ng direksyon mula sa pagkakahanay ng planeta. Kung titingnan mong mabuti kung paano ka makitungo sa mga tao, pamilya, kaibigan, katrabaho o potensyal na kasosyo sa lahat ng uri, makikita mo na ikaw ay kumikilos at tumutugon ng may maraming intuition. Sa madaling salita, ang pagtitiwala sa iyong instincts ay kritikal sa paggawa ng mga tamang hakbang. Upang makatulong na palakasin ang iyong panloob na tainga, manatili sa isang regular na schedule ng ehersisyo at pagnilayan ang iyong mga layunin sa kalusugan habang nag-eehersisyo ka. Makakatulong ito na ay konekta ang iyong mga intensyon sa iyong mga kakayahan. Ang mga pinalampas na pagkakataon para sa materialisasyon sa sandaling ito ay nasa iyong kapinsalaan, dahil ang tagumpay ay nasa iyo at hindi mo dapat palampasin ito ngayon. Asahan na nasa isa sa iyong pinaka-sociable at tunay na kasiya siyang mood. Ang pagtitiyaga at pasensya ay palaging ginagantimpalaan. Sa mga bagong pagpupulong, huwag palampasin ang iyong pagkakataong lumikha ng mga kapakipakinabang na pakikipagsosyo. Isang napakalaking pagkakataon sa pananalapi ang magpapakita sa iyo sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon magkakaroon ka ng pagnanasa na gumawa ng mga pagbabago sa iyong saloobin sa isang partikular na tao. Magkakamali ang iyong mga plano dahil sa isang hindi inaasahang kagyat na pakikipagtagpo sa mga maimpluwensyang tao. Maghanap ng oras upang isaalang-alang ang mga dahilan na dapat mong gawin sa mga taong nakasalalay sa iyong kaligayahan. Marami sa inyo ang makakaranas ng pagnanais na lumikha. Ipinagbabawal ng mga planeta ang labis na karga na nauugnay sa trabaho sa sandaling ito. Ngayon kailangan mong mag-ingat sa pagkawala ng pasensya. Ang iyong kaunlaran at pagkilala ay naghihintay sa iyo, sa kabila ng mga paghihirap na iyong kinakaharap. Ang kasalukuyang aspeto ng planeta ay nag-uudyok ng mood ng malalim na pag-iisip, na maaaring maghikayat sa iyo na mag-isip ng malalim sa kung ano ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Isaalang-alang ang iyong mga nakamit at magsimula ng bago, mga gawain lamang na dati nang naisip. Hindi ka nais-nais na maglakbay, ngunit kung kailangan mong gawin ito suriin ang iyong mga dokumento ng pagkakakilanlan. Ang mga pagkalugi sa pananalapi at pagkabigo ng iyong mga pagsasaayos ay posible kung hindi ka sapat na kakayahang umangkop at sumasang-ayon ka sa anumang panukalang darating sa iyo. Sa lalong madaling panahon maaari mong maramdaman ang pangangailangan na baguhin ang iyong kapaligiran sa isang bahagi dahil iisipin mong mayroon kang mga kaaway na gusto mong ilayo. Sa malapit na hinaharap ang isang kaganapan ay maaaring gumawa ng lubos na pagkakaiba at itulak sa paglikha ng ilang mga kawili-wiling pagbabago. Hindi mo dapat itago ang iyong mga problema. Mayroong bawat pagkakataon na ang isang taong makaharap mo ay magpapatunay na kaakit-akit, at magpapaalala pa sa iyo ng isang napaka-espesyal na tao na dati mong nakilala at minahal, kaya kung magpasya kang gawin ito ng higit pa, tiyak na hindi mo ito pagsisisihan. Hindi ka dapat mang insulto at makipagtalo sa iyong mga kamag-anak kung hindi ka nasisiyahan sa kanilang mga pagtatasa sa iyo. Maging maingat at huwag magmadali. Madarama mo ang pangangailangan na magkasundo sa iyong sarili sa isang emosyonal na batayan. Ang enerhiya ng planeta ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng pagkakataong magplano ng isang layunin. Ang pag-uusap ng tapat tungkol sa nararamdaman mo ay maaaring magbago ng mga bagay ng mas mabilis kaysa sa iyong iniisip. Magiging mabuti para sa iyo ang paglalakbay ngayon. Huwag masama ang loob sa iyong sarili sa pamamagitan ng pag-iisip na ang iyong trabaho ay hindi makabuluhan o makabuluhan. Ang iyong pagsusumikap ay nagdudulot ng malaking pagkakaiba sa mga tao sa paligid mo, kaya't gawin ang iyong trabaho ng may pagmamalaki, lucky number, 16 and 25 lucky color, off-white. Sagittarius,
Ang iyong pagpaplano ay matutugunan ng pagkakataon na lumilikha ng recipe para sa tinatawag ng ilang tao na swerte. Ito ay higit pa sa swerte, gayunpaman. Nakamit mo ang napakalaking gantimpala na darating sa iyo salamat sa iyong matapang na espiritu. May darating na posibilidad na makapag-trigger ka ng matagumpay na ideya. Hindi magandang magpanggap na mabait, lalo na kapag nakakaramdam ka ng matinding at makapangyarihang mga emosyon na walang paraan para maipahayag mo ito ng maayos. Pag-isipang mabuti ang iyong mga susunod na hakbang at huwag magmadali upang magpatuloy. Subukang maging mapagparaya sa mga opinyon ng iba. Ang iyong mga kaibigan ay tutol sa mga planong isinasaalang-alang mong ipatupad, ngunit malapit na silang sumang-ayon sa iyo. Kung medyo nalulungkot ka kamakailan, oras na para subukang magayos ng biyahe. Maaaring kailanganin mong tasahin ang isang bagay sa iyong kasalukuyan sa pamamagitan ng ibang sukatan kaysa sa mayroon ka sa kasalukuyan. Inaasahan mo ang mga kapaki-pakinabang na pagbabago. Ang planetaryong aspeto na nabubuo ay maaaring maghikayat sa iyo na maging mas maluho kaysa sa aktwal mong kayang bayaran, ngunit siguraduhin mayroon ka talagang mga pondo. Magpakita ng pagigiit at pamunuan ng mas madalas. Ang iyong mga pagkakamali sa lugar ng trabaho, ang hindi pagkakaunawaan sa mga relasyon at ang mga salungatan sa pakikipag-usap sa iyong mga kasamahan ay sanhi ng hindi pagkakasundo sa iyong opinyon. Ang iyong mga paraan ay matagumpay kung hindi ka nabibigatan sa malalaking pangako na hindi mo matutupad. Ang planetary alignment ay nag-aalok ng pagkakataon na makilala ang iyong sarili ng mas malalim at mahanap ang pinakamahalagang emosyonal na pagkakasundo. Gawin kung ano ang iyong pinakamahusay na gawin-gawin ang mga bagay ng paisa-isa at maging mapagpasensya. Kung ikaw ay nasa likod ng manibela, mag-ingat at huwag lumampas sa limitasyon ng bilis. Ang panahon ay panahunan ngunit gayunpaman ay nagbibigay daan sa iyo upang makisali sa pagsasaalang-alang kung ano ang iyong pinaplano sa mahabang panahon. Mag-ingat kung kailangan mong suriin ang mga dokumento sa pananalapi. Asahan ang magagandang balita na nauugnay sa iyong mga intensyon para sa pagbabago. Suriin ang malalim kung ano, hindi lamang ang iyong nakaraan, kundi pati na rin ang mga kaganapan sa hinaharap para sa iyo. Ilayo mo ang mga taong binaygo ka ng maraming beses. Ang planetary lineup ay naghihikayat sa iyo na tumingin ng mas malalim sa iyong sarili upang subukan at maunawaan ang pinagmulan ng isang kamakailang problema sa relasyon dahil ang kahirapan ay malamang na nauugnay sa isang lumang pattern ng pag-uugali na naglilimita sa iyong emosyonal na pagpapahayag. Upang malampasan ang iyong mga problema, kailangan mong maging flexible, matyaga at madaling makibagay. Sa kagyat na sandali kailangan mong lutasin ang iyong mga problema, ngunit nalulula ka sa mga emosyon na nagtutulak sa iyong mga iniisip sa ibang direksyon at dapat mo munang makabisado ang mga ito. Tanggihan ang iyong pagnanais na tumayo sa harap ng mga taong walang pakialam. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay naghihikayat sa iyo na itakda ang iyong mga layunin at plano. Ang anumang uri ng short distance na paglalakbay ay magiging lubos na matagumpay. Nasisiyahan ka sa tagumpay sa buhay, ngunit mainam na gumawa ng tunay na pagtatasa sa sitwasyong kinalalagyan mo. Malaking pagbabago ang naghihintay sa iyo. Huwag matuksong makipagsapalaran sa walang ingat na pakikipagsapalaran. Hindi madaling masira ang tradisyon, ngunit medyo kilala ka sa pagtahak sa kalsada na hindi gaanong nilakbay. Minsan ang kalsadang hindi gaanong nalakbay para sa iyo, gayunpaman, ay ang tradisyonal. Bigyan ang iyong sarili ng pahinga ngayon at sundin ang isang napakasimpleng plano. Ang iyong susunod na, break from the norm, ay mabibigyang kapangyarihan ng pahingang ito, lucky number, 5 and 18 lucky color, violet. Capricorn, sa paglalaro ng astral energy ngayon, maaari kang makaramdam na hinihimok ng isang dahilan. Basta huwag mong hayaang mabaliw ka. Ang pagnanais na ayusin ang mga bagay, at maging ang mga tao, ay maaaring humantong sa iyo sa landas ng pagkabigo. Maglaan ng oras at gumawa ng ilang uri ng ehersisyo na lumilikha ng isang meditative state. Ang paulit-ulit na ehersisyo tulad ng yoga o isang serye ng mga laps sa isang track ay maaaring magbigay sa iyo ng distansya na kailangan mo.
Mas mapayapa ka rin sa iyong sarili. Ngayon ay maaaring medyo emosyonal ka, ngunit kulang ka sa kailanawan. Magiging matagumpay ang mga nasa real estate at trading. Pag-isipang mabuti na palakasin ang iyong sarili ng may higit na pasensya, lalo na ngayon. Huwag magbigay ng senyales na alam mo ang tungkol sa intriga sa mga taong nakapaligid sa iyo dahil wala kang pakialam. Magkakaroon ng magandang pakiramdam ng pagkakaisa sa lalong madaling panahon at maaaring may ilang nakakagulat na pagbabago at mga bagong pag-unlad sa paligid mo. Nanganganib kang mahulog sa isang mahirap na sitwasyon kung hindi mo pag-uusapan ang iyong mga pakikipagsapalaran at mga plano sa mga taong malapit sa iyo. Suriin hindi lamang ang iyong mga damdamin kundi pati na rin ang iyong pag-uugali. Masisiyahan ka sa balita ng malaking kita, ngunit huwag magmadaling bumili. Mag-ingat sa likod ng manibela, at kung maiiwasan mo ito pinakamahusay na huwag maglakbay. Panahon na para patunayan na ikaw ang tamang kasosyo sa negosyo na maaasahan. Kalimutan ang pagmamadali kung kailangan mong magsimula ng mga bagong gawain. Hinihikayat ka ng pagkakahanay ng planeta na ipahayag ang iyong nararamdaman, at kung pinipigilan mo ang mga partikular na emosyon, maaari mong makita na hindi mo na ito mapipigil sa isa pang sandali. Haharapin mo ang mga paghihirap at kabiguan na idinulot mo sa iyong sarili. Huwag hayaan ang iyong mga damdamin na makagambala sa iyo mula sa mahalagang pagsusuri sa sarili na kailangan mong gawin. Ang mga kasalukuyang planetary energies ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng katatagan at seguridad hanggat ang iyong pinakabagong mga plano ay nababahala. Maging makatwiran at huwag gumastos ng pera nang walang magandang dahilan. Umiwas sa hindi pinapayuhan at mapanganib na mga biyahe. Ang celestial configuration ay sumasaklaw sa pag-asam ng pagbabago. Mag-ingat na huwag masaktan ng isang tao at huwag ipilit ang iyong opinyon. Kung hindi ka pa umiibig sa sino man, ngayon na ang oras para gawin ito. Nagsisimula kang makita kung bakit napakahalaga na ipaalam sa mga tao kung ano ang kaya mong tiisin, at kung saan talaga nakasalalay ang iyong mga limitasyon. Huwag umasa sa aegis ng fate, kung nagpasya kang ibigay ang iyong pahintulot para sa pamumuhunan sa pananalapi maghintay ng mas angkop na panahon kung kailan mo madaragdagan ang iyong kita. Ito ay isang oras na ang mga damdamin ay tumatakbo ng napakataas at maaari kang mabigla sa kung gaano kalalim ang iyong mga damdamin. Masisiyahan ka sa isang paglalakbay sa isang lokal na lugar ng pagpupulong, o marahil isang outing sa isang lugar sa bansa. Sa lalong madaling panahon, ang mga bagong abot-tanaw ay mabubunyag, kung saan makakatanggap ka ng mataas na papuri at paggalang. Ang iyong pagtitiwala at pagkamaramdamin sa impluensya ay maaaring maging dahilan upang talikuran ang iyong mga prinsipyo at mabaygo ang nakaplano. Ang isang maliit na pagsusuri ay nagdudulot ng mga kamanghamanghang insight. Sinasaktan ka ng kasakiman, pabagali ng iyong takbo at mapapansin mo ang isang pagkakataon na maaaring hindi mo napansin sa nakalipas na 2 araw dahil napakabilis mo at nag-aalala ka sa agenda ng ibang tao, lucky number, 11 and 23 lucky color, mocha. Aquarius, sundin ang iyong salita. Kung sasabihin mong tatawagan mo ang isang tao, tawagan ang taong iyon pabalik. Kung sasabihin mong may gagawin ka ngayong araw, tapusin mo ito ngayon. Sinusubaybayan ng ibang mga tao ang iyong mga aksyon. Kung ikaw ay nasa isang pakikipagsosyo, ikaw ay magiging matagumpay dahil ito ay gagawing mas madali para sa iyo na malampasan ang mga paghihirap sa iyong paraan. Hayaan ang iyong mga ideya na lumago ng dahan-dahan at maging mapagpasensya. Sa lahat ng oras sa panahong ito, posibleng magalit at magagalit dahil sa mga problema sa iyong mga personal na relasyon na gumugugol ng lahat ng iyong oras. Ang iyong labis na emosyon at pagiging sensitibo sa lahat ay maaaring makapinsala sa iyo. Gawin ang paglalakbay na sa tingin mo ay magdadala ng tagumpay at pagkilala at nakakatulong ito sa iyong makapagpahinga. Ang mga planeta ay nagdudulot sa iyo ng pagkakataong huminto at isaalang-alang kung ikaw ay aktwal na kasangkot sa mga tamang tao. Tinutulungan ka ng mga kamakailang pagbabago na mapagtanto na ang iyong mga pag-asa ay hindi tumutugma sa iyong mga inaasahan. Kumuha ng maliit na ideya at palakihin ito,
kukuha ka ng maliit na halaga at lalago ito. Sa lalong madaling panahon, ikaw ay nasa mabuting kalooban at makamit ang iyong mga layunin. Protektahan ang iyong mga interes. Magiging mahirap ang komunikasyon sa pamamahala. Huwag makipagsapalaran at manatiling kalmado, gaano man kalaki ang hindi mo aprobahan tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Ang kaunlaran ay nangangailangan sa iyo na maging mataktika at huwag magsalita ng higit sa kung ano ang pinapayagan, lalo na pagdating sa iyong mga bagong ambisyon at ideya. Pinipigilan ka ng emosyon na umayon sa mga pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Ang sandali ay hindi kanais-nais para kumita ng pera. Ang kapaki-pakinabang na bagong kaalaman at impormasyon ay nangangako sa iyo ng mga pagkakataon para sa pagpapatibay. Ito ay isang napaka-analytical na oras para sa iyo. Ipagpatuloy ang iyong mga konsepto para sa malapit na hinaharap. Ang mga biyahe ay pabor sa iyo ngayon. Huwag tanggihan ang tulong. Mas gugustuhin mong tumakbo ng 1,000,000 milya kaysa harapin ang uri ng romantikong sitwasyon na kinakaharap mo ngayon, ngunit maaaring pilitin ka ng planetary lineup na tumingin sa isang bagay na hindi mo gustong kilalanin. Ang fleetness ay nakakasakit sa iyong pang-araw-araw na buhay. Mag-ingat sa mga hindi kilalang tao. Ang makapangyarihang damdamin ay dumadaloy sa kalangitan ng iyong emosyonal na buhay, dahil sa celestial energies na naglalaro ngayon. Magiging matagumpay ang iyong mga paglalakbay, lalo na kung makakakita ka ng kaibigan. Ang pagsasaayos ng astral ay nagpapahiwatig na kakailanganin mong gumugol ng ilang oras sa pagsusuri ng iyong mga nakaraang aksyon. Kung aprobahan ng isang malapit na tao ang iyong mga plano o hindi, hindi ka dapat nitong pigilan sa pagpapatuloy nito hanggang sa wakas. Ang mga tensyon sa paligid mo ay maaaring tumindi kung naniniwala ka sa hindi kasiyasyang balita na gawa-gawa ng iyong mga kaaway. Ibahagi at sabihin sa paligid lamang ang pinakakailangan kung hindi mo kayang tumahimik. Madarama mo kung gaano kahalaga para sa iyo na mag-ehersisyo bago ka gumawa ng anupaman. Kapag inilabas mo ang iyong labis na enerhiya sa gym o sa isang mapaghamong sesyon ng yoga, halimbawa, mas malamang na sabihin mo ang iyong ibig sabihin at ibig sabihin ang iyong sinasabi kapag kasama mo ang iyong mga kaibigan. Bigyang pansin ang iyong panloob na karunungan, lucky number, 4 and 11 lucky color, mocha. Pisces. Ngayon ay madarama mo ang iyong pinakamahalagang emosyon. Maaari mong subukang ituon ang iyong enerhiya sa paglikha ng pagmamahal sa halip na ilabas lamang ito. Kailangan mo ng maraming pagmamahal sa iyong buhay upang madama ang iyong pinakamahusay. Kapag nabigo ang mga salita, subukang bigyan ang iyong sarili ng pagkakataon na ipahayag ang iyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng pag-apekto sa iba sa positibong liwanag. Mayroon kang espesyal na koneksyon sa ekonomiya. Ang pagbibigay ng iyong oras o pera sa isang nangangailangang layunin ay nakakatulong sa iyong pakiramdam na kaaya-aya na konektado sa mundo. Asahan ang mga paghihirap sa pagkamit ng iyong pangarap na tagumpay. Tila maraming nagtutulak at nagtutulak sa panahong ito, hindi lamang sa iyong pangkalahatang kapaligiran, kundi pati na rin sa iyong pamilya. Maging mapagpasensya sa iba at subukang huwag mag-overreact. Mahirap para sa iyo na makabisado ang iyong mga emosyon. Ikaw ay puno ng mga pag-asa at mga plano. Karamihan sa mga ito ay makakamit at isang sapat na dahilan upang hindi makaramdam ng hindi komportable. Huwag magtaka kung inaalok ka ng isang paglalakbay sa isang lugar na kakaiba. Pag-isipang gumawa ng ilang pagbabago. Simulan ang pagsusuri sa iyong mga motibo sa pagpapatibay ng ilang partikular na pattern ng pag-uugali upang magkaroon ng bagong pananaw. Kung hindi ka maingat, magkakaroon ka ng malubhang pagkalugi sa pananalapi na hindi mo na mababawi sa lalong madaling panahon. Maging payapa sa iyong sarili. Matagumpay ka sa iyong trabaho kung hindi ka maglalagay ng mga haka-haka na problema sa iyong ulo. Ang pagmamadali sa panahong ito ay ipinagbabawal. Madali kang umunlad sa iyong mga layunin, kahit na ang iyong pagiging sensitibo ay masyadong matalas. Subukang huwag magalit sa mga tao sa paligid mo. Sa ngayon ay hindi mo magagawang husgahan kung ano ang kinatatayuan ng mga tao na nakaharap sa iyo at sa iyong maling akala, ipagsapalaran mong hayaan silang mapalapit sa iyong sarili.
matagal mo nang alam na kailangan mong magbago kung makakahanap ka ng tunay na kaligayahan. Tiyak na makikinabang ka sa paggawa ng mga plano para sa hinaharap, at sa kasalukuyang planetary energy, mas detalyado ang mga ito, mas mabuti. Huwag kumuha ng business trip. Ayusin ang iyong accounting archive dahil ang isang pag-audit ng buwis ay maaaring mabigla sa iyo. Muling isaalang-alang ang iyong mga ideya at plano sa hinaharap. Mayroong isang posibleng variant upang kumonekta sa nakaraang pag-ibig, at kakaiba, ang pagpipiliang ito ay maaaring maging matagumpay. Iwasan ang pakikipag-usap sa mga estranghero upang maiwasan ang pagkabigo. Ang pag-aaway ng pamilya ay maaaring masira ang iyong kalooban. Sa lahat ng mga gastos, subukang maging kalmado. Itigil ang lahat ng nakakapinsalang kakilala at pagkakaibigan ng walang mga eksena at pagsalakay. Magagawa mong magkaroon ng isang uri ng kasunduan sa iyong sarili tungkol sa kung paano mo gustong magpatuloy sa iyong mga plano sa hinaharap. Huwag maglakbay. Ito ay isang magandang oras upang isaalang-alang ang pagkuha ng plunge na may paggalang sa isang tiyak na aksyon. Ang buhay ay kailangang magbago at magbago sa patuloy na batayan upang manatiling sariwa at kawili-wili, kunin ang mga katotohanan na kamakailan mong kinokolekta at isinampa. Kailangan mong patunayan ang iyong kaso sa isang taong mahalaga. Ang iyong arsenal ng impormasyon ay biglang nagiging mas mahalaga. Huwag matakot na gamitin ito sa iyong kalamangan, lucky number, 16 and 29 lucky color, of white. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat, habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.